Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikawalo na linggo sa karanimang panahon. Pero ngayon rin ay panahon ng nobina natin para sa ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanyang kamahal-mahalang puso. Ang tema po ngayong araw, paglilingkod, service. Sa salitang Hebreo, Hudyo at Hebreo po ang ating Panginoon, avad. Pero ang mga nakasulat ngayon na mga teksto sa orihinal na pagkasulat, dahil ito ay mula sa Bagong Testamento, New Testament, ay sa salitang koinokona Grigo. Sa salitang koinokona Grigo, ang paglilingkod ay diakanonia. Kaya nga, ating mapakinggan sa Ebanghelyo ni San Marcos ngayon Kapitulo 10, 14, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 45, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Marcos, diakonisai ki dunai ten seken antipolon. Anong ibig sabihin? Narito ako upang maglingkod. Okay? At dunay ten seken. Ibibigay ang aking kaluluwa antipolon para sa marami. Kaya ang pagkasalin nito sa Latin ay magandang pagkasalin po. Ministraret et daret animam suam redemptionem pro multis. Pero sa ating Tagalog, iba na. Sinasabi na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang sinasabi dito, ang siken na kaluluwa ay na-translate na buhay. Pero totoo naman kasi ang kaluluwa ay nagbigay buhay. Pero kapag kasabing kaluluwa, iba po ito, kaligtasan. Kasi ang kaluluwa ang siyang maligtas. Kaya dapat po nating tingnan na ang ating paglilingkod ay para sa ating kaligtasan. Ang pinakabatayan kung bakit tayo maglilingkod, ang tingnan po natin, ay dahil sa ating pagtugon sa kabutihang loob ng Diyos na tayo'y kanyang nilikha at tayo'y kanyang tinubos at nagpapatuloy sa pagpahayag ng kanyang kabutihang loob. Ito ang batayan ng ating paglilingkod bilang Kristiyano. Kaya po kapag tayo po'y naglilingkod, dapat mayroon po tayong misyon. Mayroon po tayong vision, mayroon po tayong tunguhin sa ating paglilingkod. Ang ating pong misyon ay una sa lahat, ating ipahayag o isasaksi ang ating pag-ibig sa Diyos at panampalataya sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng paglilingkod. At itong misyon na ito na ipahayag o magsasaksi sa ating panampalataya ay mayroong iba't ibang kaakibat na mga paglilingkod ayon sa antas at ayon sa ating estado sa buhay. Kapag ka may asawa, ang misyon o ang paglilingkod ay nasa pamilya. Kapag ka ika'y namumuno sa isang mga grupo o gawain, may pagawaan ba o kung anong nangailangan na pumuno, ikaw ay parang pastol o namumuno na isang tunay na Kristiyano na hindi ikaw ang paglingkuran, ikaw ang maglilingkod. At kung ikaw ay kung anuman ang iyong ginagawa sa buhay, maaring magtrabaho, may kasakahan o may negosyo, ang iyong paglilingkod hindi para sa ganansya, hindi para sa pera, bagkos ang iyong paglilingkod ay yung pagpapahayag, una, ng iyong pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, na yung pagsasaksi sa buhay, pananalig o panampalataya sa Diyos. At pangatlo, upang ikaw ay makagawa ng kabutihan sa iyong kapwa-tao.
hindi po ang paglilingkod na magpasikat. Kaya kung ikaw ay isang nahalal na lider o isang politiko na natalo o may balak na magpahalal sa bayan, hindi ikaw ang paglingkuran. Dapat ikay maglilingkod at hindi mo gamitin ang kayamanan ng bayan at lustayin ito bagkus palaguin pa at bigyang proteksyon ang bayan, ang karapatan ng iyong mga sinasakupan at ang kabutihan para sa lahat at ang pagbigay proteksyon sa nilikha ng Panginoon, na ibig sabihin, kailangan natin ang environmental o ang pangangalaga sa kalikasan. Dito po natin pagtitingnan na ito po yung misyon. Liban sa misyon, mayroon po tayong bisyon. At ano yung bisyon natin? Isang bagong lupa. Isang bagong langit. Isang bagong lupa na ito ay isang Kristiyano na lupain. Maging Kristiyano na bayan tayo. At bago dahil mayroong kabutihan at ang lahat ay nagkakaisa para sa paggawa ng mabuti at mayroong kapayapaan at katarungan ang bawat isa'y nirespeto o ginagalang, lalo na ang kanilang karapatang pantao. At ito ay atin rin makita na ito yung tinatawag natin na bisyon ng buhay, na hindi lang bagong lupa, mayroon rin bagong langit. Ang bagong langit na ibig sabihin, tayo'y handa. Kasi nahanda na po ng Panginoong Diyos ang langit. Kompleto na po siya. Tayo'y handa na makaakyat sa langit sa paggawa ng mabuti, may edikain na kabutihan at tunay na paglilingkod na may puso. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod ay buong puso nating pinaglingkuran ang ating kapwa. Hindi tumitingin sa ating sarili. Hindi tumitingin sa kung anong bagay na maibigay sa atin. Bagkos isang tunay na sinsero, matapat at paglilingkod na may puso o may pagmamahal. At ang tunay na tunguhin dito, una sa lahat ang ating tunguhin upang tayo ay magkasama-sama lahat. Lahat naman tayo ay tinatawag ng Panginoon na magkasama-sama sa langit. Ito ang tunguhin kung bakit tayo maglilingkod, upang mapabilang tayo sa mga hinirang ng Diyos sa kalangitan na kung saan naroon ang tunay na kagalakan. Kaya ito yung abad, tunay na paglilingkod, ang dekonia na paglilingkod ng buong puso. Naway, anuman ang iyong katayuan sa buhay, ikaw ay maglilingkod sa pangalan ng Diyos at naglilingkod ng may pag-ibig. Sapagkat ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus, gaano man kaliit ang iyong ginagawa o kaordinaryo ang iyong gawain, kapag ka may pag-ibig, ito ay espesyal na. Ang ginagawa natin para sa Diyos na may pag-ibig, espesyal na, sapagkat mahal natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Amen.